Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa kwento natin ngayong umaga? Ano ang pangalan ng iyong lola? Maari mo bang sabihin kung ano ang paborito mong gawin kasama siya? Ang ating mga lola ay isa sa mga pinakamahalagang tao sa ating buhay. Ngunit para kinakamya at mulabe, hindi lang sila ang inaalagaan ng kanilang Lola Buena, kundi ang buong baryo. Alamin natin ang sikreto at mga milagrong ikinuhubli ng mga sanga at baging ng hardin ni Lola Buena sa ating kwentong pinamagatang Ang Mahiwagang Hardin ni Lola Buena. Kwento ni Jose Monfred C.C. at guhit ni Kenneth Justin Likaykay. Mapapanoodin ito sa mga kwentong chikiting sa VibalTV. Bakit hindi na lang tayo sabay-sabay na bumisita kay Lola? Pakiusap ni Kamya sa mga magulang niya na kauuwi lang mula sa trabaho. Sa ospital, nagtatrabaho ang mama at papa ni Kamya. Lagi silang abala sa pag-aalaga sa iba. May ilang taon na rin silang walang oras na bisitahin ang lola sa probinsya. Susunduin kayo ng lola nyo, sasamahan nyo muna siya, okay? Sabi ni mama. Pupuntahan namin kayo doon sa susunod na linggo. Sabay-sabay nating bisitahin ang puntod ng Lolo Remedyo nyo. Dagdag ni Papa. Ipangako mo na alagaan mo ang iyong kapatid ha, sabi ni Papa at Mama. At nangako si Kamya. Ito ang unang pagkakataon ni Kamya at ng kanyang kapatid na si Mulabe na lumuwas sa syudad na kinalakhan nila. Upang makadating sa probinsya ng lola nila, tumaan sila sa mga malalawak na bukirin at matataas na burol. Huminto ang tricycle sa harap ng munting bahay na ikinukubli ng mga sanga at baging ng puno. Dito kayo nakatira, Lola? Tanong ni Mulabe. Ibang-iba ito sa syudad kung saan tinatakpan ang usok at matatayag na gusali ang langit. Oo, Mulabe. Sagot ni Lola Buena na nakangiti sa kanyang pinakamamahal na mga apo. Salamat, Manong, para ito sa iyong may bahay. Nag-abot si Lola Buena sa driver ng isang garapong puno ng dahon at dilaw na likido. Kakatuwa ang baryong ito, naisip ni Kamya. Marami kayong magagawa rito. Simula ni Lola Buena habang nag-aayos sila ng mga bagahe sa loob ng bahay. Pwede kayong maglaro sa labas at kilalanin ang palakaibigang kalabaw ng kapitbahay namin. At pwede nyo rin akong tulungan sa... Walang narinig ang dalawang bata. Masyado silang namangha sa nakita nila sa labas ng bintanang kapis. Tila kumakaway ang mga sanga at baging na gumagapang sa hardin. Namumulaklak ang mga palumpong sa iba't ibang kulay ng bahaghari. Buhay na buhay ang hardin ni Lola! Wow, Lola! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang hardin! Puri ng namanghang Mulabe. Mabubuti ang mga halaman dito, mga apo. Tinutulungan nila ang mga taga-baryo. Paano, Lola? May magic ba sila? Tanong ni Mulabe. Bumungis-ngis si Lola. Hindi naman sa ganoon. Gusto mo bang malaman kung paano nila tayo tinutulungan, Mulabe? Opo, Lola! Kakatuwa rin si Lola Buena, kuro-kuro ni Kamya. Sa sumunod na araw, masayang tumulong si Mulabe sa hardin ni Lola Buena. Inusisa ni Kamya ang kusina ng kanyang lola. Nangangamoy medyas ang ilang mga bote at lata. Ate! Ate! Hiyaw ni Mulabe. Hinila niya ang kanyang kapatid sa hardin at ipinakita ang ilang dahon. Amuyin mo to! Mulabe, ingat ka! Baka nakakalason yan! Sabi ni Kamya.
Yerba Buena ang tawag dito, ate, paliwanag ni Mulavi. Hinawakan ni Lola Buena si Kamya. Huwag kang mag-alala, apo. Nakatutulong ang mga dahon nito sa hilo. Bzzz! Aray! Sigaw ni Kamya. May kumagat sa akin! Huwag kang mag-alala, Kamya. Baka natakot lang to. Yumuko si Lola Buena at nagpahid ng luntiang sapal sa namumulang tuldok. Lola, anong inilagay niyo sa binti ni ate? Tanong ni Mulave. Ang tawag dito ay Acapulco, paliwanag ni Lola Buena. Hindi ba tayo dapat pumunta sa doktor, Lola? Tanong ni Kamya. Tama naman, Kamya. Pero huwag ka mag-alala. May paraan ang Acapulco. Umuulan na, Lola! Tili ni Mulave. Ayan, hindi na natin kailangang diligan ang mga halaman. Ika ng nakangiting Lola. Tara na't pumasok sa bahay, mga apo. Gagawan ko kayo ng mainit na sabaw. Noong gabing iyon, nagising si Kamya sa hak-hak-hak ng ubo ni Mulave. Barado ng sipon ang ilong niya. Ako na ang bahala, apo. Pinainom ni Lola si Mulave ng isang kutsara ng sirup. Hak! Ang hak! Pait! Pait, Lola! Reklamo ng bata. Oo, pero makakatulong yan sa ubo mo. Gawa yan sa dahon ng lagundi mula sa hardin. Paliwanag ni Lola Buena. Naalala ni Kamya ang pangako niyang alagaan ang kanyang kapatid. Lola, maari po ba akong bumili ng gamot sa butika? Alok niya. Napaka-sweet mo naman, apo. Pero malalim na ang gabi. Gusto ni Kamya na manatili sa tabi ng kapatid niya. Subalit, tinamaan na siya ng antok. Nang gumising si Kamya, pinuntahan niya kaagad ang kanyang kapatid. Tulog pa siya, apo. Pinainom ko siya ng tsaa galing sa dahon ng sambong. Para makahinga siya ng mas mabuti, sabi ni Lola Buena. Lola, pwede na po ba akong bumili ng gamot? Tanong ni Kamya. Apo, walang butika dito sa baryo. Walang ospital. Ilang kilometro pa ang layo ng pinakamalapit na klinik. At hindi pa kumpleto ang gamot doon. Sinisingil pa rin namin ang munisipyo na magtayo ng klinik dito sa baryo. Nagkunot ng noo si Kamya. Pero Lola, kung sa syudad ay may tumutulong ng mga doktor tulad ni na Papa at Mama, sino naman ang tumutulong sa mga taga-baryo? At sino kaya ang tumulong kay Lolo Remedyo? Tanong pa niya sa sarili. Ngumiti si Lola Buena. Hehe, matutulungan tayo ng mga halaman. Alam mo bang pinaliguan ka namin sa tiyaang gubat noong ipinanganak ka? Paano po, Lola? Nang hapong iyon, naglakad-lakad ang mag-apo sa baryo. Una silang dumaan sa tindahan. Kunin mo itong mga pinatuyong binhi ng niyog-niyogan, manang, sabi ni Lola Buena. Salamat, Lola! Sagot ng manang sa tindahan. Sisindakin nito ang mga bulati sa Chani Junior. Sunod silang dumaan sa bukid. Binati sila ng isang palakaibigang kalabaw. Nangangatog na sa pagod ang mga tuhod ko, Lola. Kailangan ko ng pansit-pansitan para sa ani ko bukas, reklamo ng magsasaka. Huwag ka nang mag-alala, manong. Kunin mo itong mga bagong pitas na dahon.
Sunod silang dumaan sa karinderya sa tabi ng ilog. Kunin mo itong ampalaya para kay kumpare. Iniabot ni Lola Buena sa kanyang kumare ang gulay na pinakaayaw ng magkapatid. Salamat kumare, sa pait nito. Siguradong babalik ang sigla ng aking mister. Dagdagan mo pa ng bawang para sa puso ni kumpare. Dugtong ni Lola Buena. Habang pauwi sila ay nakita nila ang isang lalaking mangiyak-ngiyak na nakaupo sa puno. Lola, natamaan ng maso ang daliri ko sa paa. Reklamo ng lalaki. Bahagyang napatawa si Lola Buena. Linisin mo ang sugat mo gamit itong dahon ng bayabas. Tinatawag ng buong baryo si Lola Buena bilang Lola. Pagka-uwi nila ay nagpaturo si Kamya kay Lola Buena kung paano magpakulo ng lagundi at sambong para sa ubo ni Molave. Si Lolo Remedyo po ba? Natulungan din ba siya ng mga halaman? Lakas loob na tinanong ni Kamya. Niyakap ni Lola Buena ang kanyang apo. Noong nahulog siya mula sa bubong, huli na ang lahat. Kinailangan niya ng doktor. Subalit walang ganoon dito sa baryo. Hindi pala kakatuwa si Lola Buena, kuro-kuro ni Kamya. Lola, inaalagaan mo ang maraming tao. Ikaw na ang naging doktor para sa baryo. At inaalagaan mo ang iyong kapatid, apo. Tiyak na ipagmamalaki ka ng Lolo Remedyo mo. Nang gumaling si Molave, sumama siya sa kanyang ate at lola sa pag-aalaga sa hardin para siyang hindi nagkasakit. Ikuwento ni Kamya kay Molave ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga halamang gamot. Sa syudad, kaunti na lang ang mga puno't bulaklak na maaring tumulong sa mga tao. Nagpaturo ang magkapatid sa kanilang lola kung paano magtanim ng mga halamang gamot na maaari nilang dalhin sa syudad. Tuwing hapon, umiikot din sila sa baryo. Pwede rin kayong sumamang magtanim. Inimbita ni Kamya ang lahat na tumulong sa hardin ni Lola Buena. Dumating na din ang kanilang papa at mama sa baryo sa anibersaryo ng pagpanaw ni Lolo Remedyo. Papa! Mama! Hiyaw ni Kamya. Tinupad ko ang pangako ko sa inyo. Inilagaan namin ni Lola Buena si Molave. Inilagay ni Mama ang kanyang kamay sa noo ni Molave. Inalagaan? Nagkasakit ka ba anak? Pero masiklat malusog na ulit siya. Dahil sa mahiwagang hardin ni Lola Buena. Sabi ni Kamya. Inaalagaan natin ang mga halaman na parang pamilya natin. Kapag nagkasakit tayo, sila naman ang mag-aalaga sa atin. Dagdag ni Lola Buena. Ngumiti si Papa. Salamat nanay, bulong niya. Habang papunta sila sa puntod ni Lolo Remedyo, lumingon si Kamya sa mga magulang niya. Papa, mama, sabi niya. Paglaki ko ay magiging doktor ako tulad nyo at ni Lola Buena. Pangako ko na babalik ako para tulungan ang mga taga-baryo. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Mahiwagang Hardin ni Lola Buena. Ibahagi mo rin sa comment section ang pangalan ng iyong lola at ang paborito mong alaala kasama siya.